Magsitayo po ang lahat. Kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martis tayo ng pangatlong linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. At ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, at ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal, at ang mga intensyon natin para kay San Jose, ang kabiyak ng mahal na Birhen Maria. Mga kapatid, si Propeta Daniel ay nagpapahayag ng isang pagkakataon na kung ang lahat ng mga pinahirapan noon ay nagkaroon ng pagsisisi para sa Panginoon. Tayo ay tinatawag rin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo na handa po tayong magpatawad, hindi lang makapito, bagkos 77 na ipahayag natin na lagi tayong bukas sa pagpapatawad, sa pagtanggap at pagkakaroon ng pagmamahalan na ayon sa Panginoon. Sa mga sandili na tayo dahil sa ating karupukan at kahinaan, hindi tayo marunong magpatawad. Hindi tayo nagkakaroon ng pagsisisi at pagbabalik loob. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, lalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong hawiin sa amin ang iyong kaganang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagihang pagkukop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaak na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noong pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo
ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong mataos, alinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan ko patatawarin ang aking kapatid na nagpaulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sumagot si Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanya mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso dahil sa siya ay walang ibayad. Iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon. At babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit
kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ikatatlong linggo ng Kwaresma o araw, apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ang tema po natin ngayon ay tungkol sa pagpapatawad. Kapatawaran, pagpapatawad. Kuminsan, napakadaling sabihin, ngunit napakahirap ang pagpapatawad. Kuminsan, kung ikaw ay nagkaroon ng isang kaibigan na nagkaroon kayo ng hindi magandang mga pangyayari sa buhay, kaagad, magsabi yung kaibigan mo, sorry po, patawad po. At sabihin mo, okay lang. Pero kung minsan naiwan doon sa loob ng puso mo, ang galit, ang masamang damdamin, at kung minsan ito ay lumalago pa. Pero kinakailangan natin ang pagpapatawad, ang kapatawaran. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, tinuturuan tayo ano ang kahulugan ng kapatawaran. Ang pagpapatawad ay bahagi ng ating pagsisisi o pagbabalik loob na kinakailangan na tayo ay babalik sa Panginoon. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 3, Verso 25 at Versiyo 34 hanggang 43. Ang pagpapatawad o ang kapatawaran na sa mga Hudyo, mga Hebreo, ay mayroon pong dalawang mahalaga na salita. Nasa at salak. Ang salak ay kapatawaran na ibibigay lang ng Panginoon. Kahit kuminsan ito'y tinatawag na divine forgiveness, kaya salah. Ang nasa ay ang ating paghingi ng kapatawaran at ang ating pagsisisi. Ito ang ating napakinggan sa aklat ni Propeta Daniel. Dahil ayon pa sa ating Salmo 24, atin pong gunitain ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayon pa sa versikulo 6 ng Salmo 34, sapagkat mayroon po siyang kabutihang loob sa ating lahat. Kaya itong kabutihang loob, ito rin ang ating ipapahayag sa ating kapwa-tao. Kaya kinakailangan natin na handa po tayong magpapatawad sa ating kapwa. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 18, Verso 21 hanggang 35, lumapit si Pedro sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, hanggang kailan ko patawarin? Ibig sabihin, hanggang pangpito lang ba? Tama na, hindi na ako magpatawad. Anong sagot ng ating Panginoong Hesus? Sinasabi niya, 70 nito. Ang pito na isang kompleto o perfecto na numero sa mga Hudyo, na ibig sabihin, pag 70, ibig sabihin, walang tigil na pagpapatawad. Ang ginagamit po na salita dito ay sa versikulo 35-38 na sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi niya na gayon din ang gagawin ng Amang nasa langit kung hindi tayo magpapatawad sa ating kapatid na nagkaroon ng kwento ang ating Panginoon ng isang tao na may
5 milyon na utang. Tapos yung kanyang kapwa ay 500 lang na utang. Pinatawad siya ng hari dahil sa habag ng hari, ngunit hindi siya marunong magpatawad sa kanyang kapwa na may maliit lang na utang. Kaya sabi ng ating Panginoon, hindi patawarin ang lahat na hindi marunong magpatawad sa kanyang kapwa. Ang salita pong ginagamit dito ay ang salitang Grego na siya pong salin sa salitang Hebreo na selach, na pagpapatawad na mula sa Diyos. Kaya ang ginagamit po na salita ay apiti, na mula po sa apimi na pumakita po natin 150 kaulit sa Bagong Tipan. Sapagkat ito yung pagpapatawad na mula sa puso. Dahil mayroon pong tatlong salita ang pagpapatawad sa Grego. Yung senkorisi, karismai, apiami o apati. At ito yung ginagamit ngayon, yung apati, na ibig sabihin, dapat patawarin ang kapatid ng taos puso. At itong taos puso na pagpapatawad, na ito yung sinasabi sa Latin na remissio, dahil sa Latin po mayroong tatlo pong salita. Remissio, din venia, at saka innocentia. Ang remissio ay ang ating gawa ng pagpapatawad sa ating kapwa dahil tayo'y pinapatawad ng Diyos. Kung atin pong tingnan dito, ang pagpapatawad ay bahagi ng ating pakikiisa sa lahat ng tao na dahil sila'y nagsisisi, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ngunit marunong tayong magpatawad dahil pinapatawad tayo ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patawarin ng ating Diyos. Kaya ang selach o selacha na paghingi ng kapatawaran o ang ating apyami o apati na dapat nating gawin na pagpapatawad sa isa't isa ay ang paghingi ng isang pagkakataon na tayo ay pagbigyan ng Panginoong Diyos. Hindi siguro at mahirap tayong patawad sa ating kapwa. Gaano man kalaki ang kailang nagawa, mas malaki pa rin ang kasalanan na ipon at nagawa natin laban sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, gaano man tayo kamakasalanan, gaano man kabigat ang ating mga nagawa, ngunit mas dakila pa rin ang kanyang awa, ang kanyang habag, ang kanyang pagpapatawad sa atin. Dahil nagmamahal siya ng tunay sa atin. Tingnan niyo naman ang ating pong Isus na sarino. Gaano kadakila ang kanyang pag-ibig na kanyang ibinigay ang kanyang buhay, nagpasan sa cross, namatay, nakabayubay sa cross. Pambayad ng ating napakalaking utang sa kasalanan ng ating nagawa sa ating Panginoong Diyos. Binayaran niya ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagpapasakit. Hindi ba dapat din tayong marunong magpapatawad sa ating kapwa-tao? Sapagkat kung tayo nagpatawad sa ating kapwa, ang ating sugat sa kalooban, ang sugat na siyang lumulubo, na siyang lumalaki, na siyang lumalago dahil sa naipon, natampo, na galit, na puot sa ating mga puso ay tumigil, mapapawi, maghihilom kung tayo'y marunong magpatawad ng tunay. Kinakailangan lang natin ang kabukasan, yung unang hakbang, kabukasan ng ating sarili. Pangalawa, ating tanggapin ang buong buo ang ating kapwa-tao na humingi ng kapatawaran. At pangatlo, na tayo'y magpapahayag
ng pag-ibig na dakila rin sa ating kapwa, sapagkat ang may tunay na pag-ibig at dakilang pag-ibig lamang ang siyang marunong magpapatawad ng ating kapwa. Kaya, kung tayo'y may pagmamahal sa ating kapwa, tawagay ng pagmamahal sa ating sarili, na siyang salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay marunong magpatawad. Tayo ay marunong magsimula ng isang panibagong buhay na ang kapwa-tao ay pinapatawad, ang kapwa-tao ay minamahal muli sapagkat tayo ay imahin at larawan ng Diyos na nagpapatawad. Kaya tayo'y nagpapatawad sa isa't isa. Lahat po tayo'y mga makasalanan. Kailangan natin ng patawad ng Diyos. Dapat rin handa tayong magpatawad sa isa't isa. At kung tayo nagpatawad sa isa't isa, tayo'y nabuklod na sambayan ng pinatawad ng Diyos. At dahil pinatawad, tayo'y kanyang niligtas. At dahil tayo'y niligtas niya, tayo'y hinirang na tunay na bayan ng Diyos na nagmamahalan sapagkat marunong magpatawad sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo, ang kanyang bayang nakaranas ng kanyang pagpapatawad, ay magatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo at atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapagpahatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, Kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa paghihirap na ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ayong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri siyang pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu ng banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at huling pagkabuhay ng anak. Yet iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlayan, may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang Hisanusi, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, ni San Titus Bransma,
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pangakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ay paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ibigin paano
pa, ika'y akin na inaruga. Paano ako yung lisanin? Paano ako yung limutin? Gayun man puot papawiin ang iyong pagbalik hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection mamaya March 14, 2023 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Earl Alison Valdez, ang ating poong attached priest. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiinawa kaming buhay sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang. At dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kasama ko po ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa ay si Father Yulito Itoy Ignacio na pinagaling ng Poong Hesus Nazareno. Rakpakan po natin si Father Itoy. Salamat po sa lahat na manakiisa ngayon sa ating pagdiriwang ng banal na misa kay narito sa loob at sa labas ng basis kami noon ng itim na nasino ng Quiapo kay mga naugnay sa witan ng iba't ibang social media platform at na-cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggin ang Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalangki lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalangki lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng narito ngayon. Ang ating Poong Hesus Nazareno ay magpapala sa inyong lahat. Babaon po sa misang ito. Magpatawad tayo sa isa't isa sapagkat pinatawad na tayo ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, hagmos niya ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may malalang pangakonan sa binyag na ikaw, ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pahabol pala, available po itong Lectio Divina para sa Poong Hesus Nazareno. 130 pesos po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.